Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Umalis si Jerry ng San Carlos dahil ayaw niyang sundin ang gusto ng kanyang ama na magpakasal siya kay Bree. Sa kanyang pag-alis, buo na ang desisyon niya na hindi na babalik doon. Makalipas ang 5 taon, pinuntahan siya ng kababata para pakiusapang umuwi ng San Carlos dahil may nagtatangkang pumatay sa kanyang ama. Ibang Bree na ang nakaharap ni Jared sa pagbabalik niyang iyon at naramdaman niyang nahuhulog na ang loob niya sa dalaga. Isa lang ang problema, may nobyo na itong iba at wala yatang kahit kaunting interes sa kanya. Inip na tumingin si Bree sa kanyang relo. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pagpindot sa doorbell na may pagtitimpi. Ang bawat minutong ginugugol sa pagtayo sa labas ng pintong iyon ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras. Pero kailangan niya makausap ng personnel si Jared. Sa wakas ay binuksan nito ang pintuan. "What the hell is wrong with you? I'm trying to sleep her. At kung wala kang magawa, go on with someone else. I need to talk to you." Mabilis niyang tinulak ito at pumasok sa loob ng condo unit nito. Hinarap niya ang lalaki at nakita ang gulat sa mukha nito. "What? Bree?" Tila hindi makapaniwalang sambit nito. Nagtaas lang siya ng kilay. "Anong ginagawa mo dito? Right? Wala man lang how are you or kumusta ka na." Diretso agad sa rason ng pagpunta niya. "Kailangan mo nang umuwi, Jared." "Bakit?" "Natatakot ako. Si Tito Manuel, may banta sa buhay niya. 3 beses nang pinagtangkaan ang buhay niya. Baka sa susunod, magtagumpay na ang may pakananon." "Bakit hindi ko nalaman agad ito?" Galit ang nabasa niya sa mukha nito. Nagpalakad-lakad ito sa harap niya. Nakakuyom ang kamao nito na parang pilit nitong kinokontrol ang sarili. "At bakit hindi si Papa ang mismong magsabi sa akin ito?" Napailing siya. "Dahil ayaw ng Papa mong ipaalam sa iyo ang nangyayari." Nagmura ito. The pig-headed wika nito na hindi niya masyadong maintindihan. Tila pinagagalitan nito ang daddy niya. "His life is in danger. Pero wala pa rin siyang balak hingin ang tulong ko. Makakasakit ba sa pride niya ang humingi ng tulong sa akin?" Hindi umimik si Bree. Isa pa, parang mas sa sarili kasi tinatanong ni Jared iyon. Samantalang siya naman ay busy sa pagmamasid dito. 3 taon noong huli niya itong makita. Noong araw na nagtapos siya sa kolehiyo. He left home 2 years before that at dahil iyon sa kanya. Nais ni Tito Manuel na pakasalan siya ni Jared. Pero hindi pumayag ang binata. Nagtalo ang mag-ama at humantong iyon sa paglalayas ng anak. Nangako itong hindi na muling babalik. Sinabi ni Jared na hindi nito kailangan ng pera ng ama at makakaya nitong mabuhay na mag-isa. Hindi alam ng binata na narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Hindi lang siya, maging ang mga katulong sa mansyon ay narinig ang sigawan ng dalawa. She was humiliated and hurt at the same time. Bata pa siya noon, oo. Pero itinatangi na niya sa puso niya si Jared. Inilihim ni Bree iyon dahil alam niyang wala siyang pag-asa. Mayaman ito, mahirap siya. Sa katunayan, nakapag-aral lamang siya dahil sa kabaitan ng ama nito. Kinukup siya ni Tito Manuel noong mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. 14 anyos siya noon. Dating private nurse ang mama niya sa asawa nitong may sakit at lagi siyang sumasama sa ina sa tuwing wala siyang pasok. Nakagaanan na siya ng loob ng mag-asawa. Nawiwili si Bree sa pagpunta sa bahay ng mga ito dahil gustong gusto niyang nakikita ang binata na noon ay 19 anyos na. Mabait si Jared at masayahin kaya mas lalong lumaki ang paghanga niya rito. Pinagmasda niya ang binata. Guwapo pa rin ito. Mas lalo pa ngang tumingkad ang kakisigan nito sa nakalipas na 3 taon. Mas mapangakit ang aura nito.
Kasabay ng relaksasyong iyon ay ang pagbangon na natutulog niyang damdamin para rito. Napaatras si Bree, napailing sa sarili. Hindi ito pwedeng mangyari. 5 taon siyang nagdusa sa kaalamang wala itong pag-ibig sa kanya. Ipinagpasalamat niyang umalis si Jared dahil nagkaroon siya ng panahong kalimutan ito. Pero bakit bigla na namang bumilis ang pintig ng puso niya para rito? Hindi tama ito. May nobyo na siya. Bree, are you listening? Bakit namumula ka? Sit down, will you? Pinaupo siya nito sa sofa at kinuha ng tubig. Are you okay? Yes. Nag-aalala lang ako kay Tito Manuel. I mean, kung hindi ka papayag na umuwi. That was not exactly a lie. Pero mamamatay muna siya bago niya amining kaya siya nasaktan ay para kay Jared. Kaya kailangan mo nang umuwi. Ayaw ng dad ko sa tulong ko. Aniya sa galit na boses. Napabuntong hininga naman si Bree. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumawag. Alam kong mas madali mo akong matatanggihan kung tinawagan lang kita. Go home, Bree. Naupo ang lalaki sa tabi niya. Damn it, Jared. Hindi ito ang oras para makipagmatigasan ka ng ulo. Siya na lang ang nag-iisa mong pamilya. Hihintayin mo pa bang mamatay siya bago ka magpakumbaba? Mukhang nagulat ito. Hindi siguro nito inaakalang pagsasalitaan niya ito ng ganoon. Dati kasi ay malambing at mabait siya. Hindi siya nagtataas ng boses. Pero nang umalis ito, maraming nagbago sa kanya. Easy for you to say, hindi mo buhay ang pilit niyang kinokontrol. Buhay ko, Bree. Tumayo ito at muling nagpalakad-lakad sa harap niya. At ni hindi malang siya gumawa ng hakbang para kausapin ako. Gaya pa rin ng dati, hihintayin niya akong lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung tama ang narinig niya ang pagtatampo sa tinig ng binata. Kung sa bagay, may dahilan naman ito. Hindi ito hinahanap ng ama noong maglayas ito. Ni hindi nga binabanggit na matanda ang pangalan ni Jared mula noon. Silang dalawa ay may komunikasyon. Hindi nawala iyon. Dahil para sa binata, isang nakakabatang kapatid siya. Kaya nga naroon ito noong college graduation niya at inaalam pa rin ito ang nangyayari sa buhay niya through cellphone and social media. Pero may mga bagay na siyempre, hindi niya ipinapaalam dito. Jared, hindi na biro ang nangyayari. Kung ako ang anak, kahit pag gaano kalaki ang tampo ko sa magulang ko, gagawa pa rin ako ng hakbang para tulungan sila. Kahit ipamukha pa nila sa akin na hindi nila iyon kailangan. Ganoon na ba kataas ang pride mo at napakadali sa iyong baliwalain ng ama mo? Gusto ko lang siya ang mag-abot minsan. Kung ang hihintay ni Jared ay ang pagsuko ng ama, dapat ihanda na rin ito ang sarili para sa libing ng ama nito. Dahil kung mataas at matigas ito, mas matigas ang ulo ng ama nito. Manang-mana talaga. Kaya nga laging nagkakabanggaan noon ang dalawa dahil walang gustong sumuko. Bulis yung bumuntong hininga. Bahagya niyang hinilot ang sentido para gustong sumakit ng ulo niya. Jared, may sakit ang papa mo. 3 beses na siyang inatake sa puso mula noong umalis ka ng San Carlos. At sa banta ngayon sa buhay niya, baka matuluyan na siya. May takot sa tinig ni Bree, pero matatag iyon. Sinalubong niya ang aakusang titig ng binata. Bakit, Bree? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sa dinami-daming beses na nag-uusap tayo sa telepono, niminsan wala kang binanggit. It is that hard to tell me? Nang aakusa pang tinig nito, naroon din ang pagdaramdam, pero wala siyang magawa para pawiin iyon. Sumunod lang si Bree sa utos ng ama nito, kahit na gusto niyang sabihin kay Jared. Ayaw naman niyang biguin ang matanda. Napakalaki ng utang na loob niya rito at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Pero dumating na sa punto na kailangan niyang suwayin ang gusto ng ama nito. Buhay na ni Manuel ang nakataya dito. I want to tell you pero ayaw ni Tito. Kung ganoon, bakit ngayon mo lang sasabihin sa akin? Baka ito ang paraan para mapauwi ka. At gusto kong umuwi ka, Jared. Para kay Tito Manuel at para sa'yo. No matter what you say, alam kong namimiss mo na si Tito Manuel. At alam kong ganoon din si Tito. Napaingos naman ito. Hindi naniniwala sa kanya. Yeah, I could believe that.
if he's here with you. Naglapat ang ngipin ni Bree. Inubos nito ang pasensya niya. Parang gusto niyang hawakan ito sa ulo at iumpong ito. Baka sakaling lumambot ng kaunti ang ulo nito. Jared, he's in danger. Ilang beses ko bang kailangan sabihin iyon sa'yo para pumasok dyan sa sentido mo? Bulyaw niya dito. Makikita sa mata niya ang galit. Sa ikalawang pagkakataon na tigilan naman si Jared at napatitig sa mukha niya. Parang sinisino kong kilala ba nito ang babaeng nakaupo ngayon sa sala nito. Wow! Napabuntong hininga siya na parang namangha. Parang gusto ko ang ganitong version mo. Parang humahangang sambit nito. Namula naman ang pisngi ni Bree at nagrigo doon ang puso niya. Tigilan mo ngayon paninitig mo. Gigil na saway niya nang lalong nagpainit sa mukha niya. When did you change into this passionate creature? Ikinumpas ni Jared ang kamay sa kabuuan niya at pinasadahan ang kabuuan niya. After you left, mariing wika niya. Nagbabasa ng tingin. Ayon niyang mabasa nito ang sakit na gumuhit sa puso niya. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa kanya tuwing naiisip niya ang araw na iyon. Ni ayon niyang maalala iyon. I know why you left. Iyon ba ang dahilan kaya nagdadalawang isip kang umuwi ng San Carlos? Nag-angat siya ng mga mata at nakitang namutla si Jared. She saw how uncomfortable he became. At sa pagkakataong ito, ang binata naman ang hindi makatitig sa kanya. Nakaupo itong muli, pero sa isang kahiwalay na upuan sa kanan niya. Akala ko hindi mo alam. Mahinang sambit nito. Nagkibit-balikat lang siya. Ano pa ba ang magagawa niya? Alam ng lahat sa mansyon, sa lakas ng boses ninyong mag-ama. Sino hindi makakarinig? I'm sorry. Mababa ang tinig na saad nito. Alam niyang sinsero iyon sa loob nito. But he didn't need to apologize. Oo, nasaktan siya. Pero hindi niya ito sinisisi. Hindi naman ito kasalanan na hindi siya nito mahal. At alam ni Bree na nasasakal na si Jared sa ginagawang pagkontrol ng ama sa buhay nito. Sana lang may magawa ako para mailayo ka sa lahat ng iyon. It's all in the past, Jared. Pero kung talagang gusto mo makabawi, then come home. Uwi ka ni Bree. Willing siyang i-manipulate ito. Umuwi lang ito para sa ama. Para din ito kay Jared. Dahilan niya sa sarili. Kilala niya ang binata. Kapag may nangyaring masama sa ama nito at wala itong ginawa, sisisihin ito ang sarili. Sa ngayon nangingibabaw lang dito ang pride at galit. Pero mawawala din iyon. Sigurado siya. Ayaw niya mahuli ang lahat. Kung kailangan niya itong i-blackmail, gagawin niya. Konsensya nito ang magiging sandata niya. Sinurpresa mo ako. Hindi ka naman dating ganito. Nagkibit-balikat siya. Isinupit niya ang shoulder bag at tumayo na. Tapos na ang tungkulin niya rito. Nasa binata na kung uuwi ito ng San Carlos o hindi. Sana man lang ipakita mo sa iyong ama na kahit papaano mayroon kang concern sa kanya. Someone is trying to kill him, Jared. You have people at your disposal. Send them to investigate. Or you can come home to do that. Gamitin mo lahat ng impluensya mo. Your company is the one of the best investigative group in the country. Now, it's time to prove it. Napanghamon ang tonong sambit niya. Matiim itong tumitig sa kanya. Arogante itong lumapit sa kanya. Pinilit niyang huwag magpatalo at nakipagtitigan dito. Nang tila matiyak ni Jared na hindi siya natatakot dito. Napatawa ito at marahan na hinaplos ang baba nito. Pinaningkita niya ito ng tingin. He used to do that when she was younger, calling her Bapkin, a stubborn female. Nahahawakan na sa katigasan ng ulo ni Daddy. Nangingiting wika nito at tila proud na nakatingin sa kanya. Napairap naman siya. Kailangan. Kung gusto kong tapatan siya o ikaw, taas ang kilay na sagot niya. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. I have to go. Hindi alam ni Tito na nagpunta ako rito. Tumalikod na siya ngunit agad ding napaharap sa binata nang marinig ang tawa nito. Naniningkit ang mga matang hinintay niya itong matapos. Wala siyang nakitang nakakatawa sa sitwasyon.
walang nakakatawa. Sneaky little Bree, kailan ka pa nagkaganyan? Nakangiting tanong nito. Nakapamaywang na tila isang bata ang kausap. Sana lang, nakikita ng papa, this little stunt of yours. Wala sa loob na nakagat ni Bree ang labi niya. She was worried about that. Pero hindi na niya matiis ang pag-alala sa matanda. Tiwala siyang makakayang lutasin ni Jared ang misteryos sa likod ng hinyayari sa ama. Magagaling ang mga tauhan nito pagdating sa trabaho, maging ito ay mahusay sa pag-iimbestiga. I'm sure it will be fine. Para naman sa kaligtasan niya ito. Muli siyang pumihit para umalis na. Hawak na niya ang doorknob nang magsalitang muli ang binata. May kasintahan ka ba? Nanigas siya, which was weird dahil hindi naman kakaiba ang tono nito. He was just curious. Umuwi ka na. I'll tell you then. Sagot niya dito. I must be mad. Bulong ni Jared sa sarili habang palikuan sasakyan niya sa kalyang papasok sa lupain nila. Buong biyahe pa uwi ay nakikipagtalo siya sa sarili. Binigyan niya ng tamang rason ang pag-uwi niyang ito. Pero nanaig ang kagustuhan niyang makita muli ang ama at si Bree. Sa loob ng 5 taon ay malaki ang ipinagbago ng dalaga. Hindi niya ito nakilala. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong makita. Iyong naging aksyon nito sa kanya ang nagbigay sa kanya ng matinding curiosity para sa dalaga. Ibang-iba na talaga ito sa dating Bree. At nagustuhan niya itong bagong Bree. Malakas ang loob at matapang. At kahit pa mababaw na dahilan, gusto niyang malaman ang sagot sa tanong niya kung may kasintahan na ba ito. At gusto niya malaman ang sagot ng dalaga. Eksaktong palabas ng sasakyan ay bumukas ang pintuan ng mansyon. Lumabas ang kanyang ama. Hindi malaman ni Jared kung ano ang mararamdaman sa muli nilang pagkaharap. Nang huli silang mag-usap ay humantong sa paglalayas niya. Halo-halo ang damdamin sa loob niya. Saya, galit, pagkadismaya dahil hindi ito gumawa ng kahit na anong hukbang para makausap siya. At pagkabigla dahil iba na ito sa amang daladala niya sa isip. Manuel Alejo looked frail and old, and yet his expression was the same as ever, blanco at walang emosyon, gaya pa rin ng dati. Hindi ito nagpapakita ng anumang kahinaan o emosyon. So, you finally found your way home. Wika ng kanyang ama. Naroon ang authorization sa boses nito. May kakaiba din siyang narinig sa tono ng ama. At nag-react siya gaya ng inaasahan. Pagkatapos mong ipadala ang pitbull mo para sunduin ako pa uwi? Oo. Sarkastikong sagot ni Jared. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahan na isipin ako sa siyang sumusuko dito. Do I really look like a pitbull? Sagot naman ang boses babae. Boses na kahit pa siguro nakapikit siya ay makikilala niya. Pumihit siya para harapin si Bree. Saglit siyang napipinang makitang bumaba ito mula sa isang kabayo. The position gave him a nice view. Tama ka. Napakaganda mo para tawaging aso. I'm sorry, Bree. Kita niya ang pamumula nito. Maging sa leeg. Mukhang hindi ito sanay na napupuri. Gustong sipain ni Bree ang sarili dahil naaapektuhan siya sa simpleng pambubula ni Jared. Hindi niya nalabanan ang pagkalat ng init sa buong katawan niya. Siguradong pulang-pula na ang mukha niya. Hindi naman bago sa kanya ang ganoong linya galing sa ibang lalaki. Pero kay Jared lang siya nagkakaganito. Kinalma niya ang kanyang sarili. Tell me Jared, diyan mo ba nakukuha ang mga babae mo sa ganyang style? Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Huwag mong sabihin hindi napapansin ng mga lalaki dito ang ganda mo. They either blind or stupid. Inirapan lang siya nito. Pinagkibit balikat naman niya iyon. Come inside. Wika naman ni Manuel. Muli itong pumasok sa kabahayan. Walang kumilos sa kanilang dalawa. Nanatili silang nakatitig sa pintuan na pinasukan ng matanda. Ang binata rin ang naunang bumasag sa katahimikan. Mukhang hindi inaasahan ni Papa ang pagdating ko. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Paano ko sasabihin hindi ako sigurado kung talagang uuwi ka nga? Sagot naman niya.
Ganitong oras siya lumabas para mag-exercise. Kailangan mo siyang samahan sa gym mamaya. Hindi pinansin ni Jared ang sinabi ng dalaga. So you were just bluffing. Akala ko pa naman siguradong sigurado ka na susundin ko talaga ang gusto mo. Nakangising sabi nito. I wasn't bluffing. At sana lang umuwi ka dahil sa sariling kagustuhan mo. Pero matagal ko nang natutunan na pagdating sa'yo, hindi kami dapat mag-expect ng kahit na ano. You're very unpredictable at ayoko magkamaling hulaan ng takbo ng utak mo. Matapos ipagkatiwala ang kabayo sa dumating na kawani, ay tumalikod na si Bri para pumasok sa bahay. Nagpahabol pa si Jared. Ang ganda, sweetheart. Napabuntong hininga siya. Halos mabulunan siya ng hininga. Humarap si Bri sa lalaki at binigyan ito ng masamang tingin. Pero wala agad pumasok sa isip niya na pambabara rito. Nakontento na siya sa masamang tingin na ibinigay rito. Sa kamalalaki ang hakbang na iniwan niya ito. Ano? Walang yakap sa akin? Gusto niyang sabihin sa kanya na pumunta sa Diablo. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi ni Jared nang pumasok siya sa study ng ama pagdating ng hapon. Napakabilis pa rin mapikon ni Bri at natagpuan niya ang sariling ina-anticipate ang mga susunod na araw. Alam niyang si Bri ang magbibigay ng sigla sa kanya habang nandito siya. Anong rason sa ngiting iyan? Tanong ng kanyang ama. Si Bri, maikling sagot niya. Pumisto siya sa upuan sa harap ng lamesa nito. May boyfriend na ba siya? Hindi iyon dapat ang itatanong niya, pero iyon ang unang lumabas sa bibig ni Jared. Nagtagpo ang nagtatanong ng mga mata nilang mag-ama at gusto sana niyang bawiin ang tanong subalit huli na. Yes, may nobyo na siya. Your chance has passed, so get her out of your mind. Pero gaya ng dati, taliwas sa ipinag-uutos ng ama ang gusto niyang gawin. Hindi pa rin ba iyon natututunan ng ama niya na kapag may utos ito, ay gustong gusto niyang salungatin? Nasa isipan ko na siya simula noong huling magkita kami at alam kong may nakatatak na siya sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi, Papa. She's interesting, sabi naman ni Jared. Gusto niya matawa nang makita ang nagsalubong ang mga kilay nito. What? Masaya na si Brisa nobyo niyang si Tristan. Sila ang nababagay. Ayokong guluhin mo iyon dahil lamang sa kapretsyo mo. Seryosong pahayag nito. Pinaglapat nito ang dalawang palad at masusing tumitig sa kanya. Kilala kita, Jared. Alam kong iniisip mong salungatin ako pagdating sa bagay na ito. But Bri has suffered more than enough. Ayokong ang sarili kong anak pa ang makasakit sa kanya. Sapat na ang minsang sinaktan mo siya. Hindi sana siya masasaktan kung hindi mo pinakaalamanan ang buhay ko. Galit na sagot niya. Nasagi kasi ang konsensya niya sa sinabi nito. Hindi ako umuwi para sisihin ka. Bri wanted me to come home para alamin kung sino ang nagtatangkang pumatay sa'yo. I told her you don't, but she insisted. Kaya ako narito ngayon. Kailangan mo ako. Nakita niyang saglit na natigilan ang ama. Inaasahan ba nitong umuwi siya para makipag-ayos dito? So hindi pala siya nakinig sa akin. I told her I could handle this alone. Tumayo ito at nagsali ng alak sa baso. Why would anyone want to harm you? May idea ka ba kung bakit kanila gustong patayin? Ang ama niya ay halimaw pagdating sa negosyo. Pero kahit kailan ay wala siyang nabalita ang may tauhan. Sadyang mahigpit lamang ito. O kung sino sa mga inagrapyado itong tao. Patas ito pagdating sa trabaho. Kaya sino ang may pakana nito? No, wala akong maisip na dahilan. Wala rin akong idea kung sino ang gustong pumatay at magpapatay sa akin. Wala akong maisip na nasagasaan kong tao. At si Bri, wala din siyang alam? No, masyado siya nag-aalala sa akin. Kaya siguro pinuntahan ka niya ng hindi nagpapaalam. Dahil hindi ka pumapayag. Hindi. Wika naman ni Manuel. Natawa naman siya. Naniniwala pa rin ang ama na hindi nito kailangan ng tulong ng ibang tao. Well, nandito na rin lang naman ako. Gagawin ko na ang makakaya ko para naman mapanatag na ang loob ni Bri. Tumayo na siya. Halos hindi ko siya nakilala noong muli kami magkita. Namukadkad siya sa isang magandang babae.
Well, sana na-appreciate iyon na nobyo niya. Uwi ka nito. I don't think iyon lang ang rason ni Tristan kung bakit minahal niya si Bri. She's compassionate and intelligent. Maswerte si Tristan sa kanya. Swerteng sa'yo dapat napunta kung hindi ka nagmatigas. Hirit pa nito. Mukhang ayaw nitong palagpasin ang pagkakataong iyon. To point that out. Natawa naman siya. Tumigil ka na, Papa. Kung paiibigin ko man si Bri, iyon ay dahil ginusto ko talaga, hindi dahil inutos mo. Lumabas na siya ng study room. Ibinaba ni Bri ang librong pinabasa. Nagpupuyos pa rin siya. Kaya siguro wala siyang maintindihan sa kaharap na Mystery Nobel. Lukulukong Jared na yon. Kung natutuwa ang mga babaeng kilala nito, pag sinasabihin ng ganoon, pues, ibahin siya nito. At parang baliwala lang iyon dito. Tila ba walang kabuluhan ang naging comments nito sa panahon? Tila gusto niyang sampalin ito. Bulong niya sa sarili habang nakasandal sa headboard ng kama. Hindi niya maipaliwanag kung bakit galit na galit siya sa sinabi nito. O sa reaksyon niya ba siya galit? O dahil tila ba ay naiwang marka na biglang nabigyan na ngayon ng kulay? Bago pumasok sa isip niya ang totoong dahilan nito, pinarurusahan siya nito dahil sa ginawa niyang pagpapauwi dito, nataliwa sa kagustuhan nito. Hindi bale, handa na siya sa susunod na atake nito. Bago lumabas ng silid para sa tanghalian, tiningnan muna niya ang kanyang sarili sa malaking salamin. Kaagad siyang naligo kanina pagkapasok niya sa kwarto para na rin mabawasan ang init ng kanyang ulo. Nang makuntentong ayos na ang bihis niya, ay sa kaniya tinungo ang pintuan para bumaba. Nagtataka siya kung bakit bigla yata siyang na-conscious sa sarili. Dahil ba kay Jared? Naabutan niyang printing nakaupo sa sala ito habang nagbubuklat ng babasahin. Kita niya ang pagiging komportable nito at home sa bahay. Hindi mahahalatang lapag sa loob nito ang ginawang pag-uwi. Tinawid ng dalaga ang ilang hakbang sa pagitan nila ng binata. Nag-angat ito ng ulo sa kasiya pinaraanan ng masusing tingin. She refused to lower her eyes this time. Nakipagtitigan siya rito. Did I pass? Lumakad siya papalapit dito. Naupo siya sa couch sa kaliwa nito. Ngumiti si Jared. Hindi ikinakailang pinag-aaralan nito ang kabuuan niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi? Napangiti naman si Bri. Was he flirting with her? Ipinilig niya ang ulo. Are you always like this with the girls? Sa magaganda lang, mahina ang sabi naman niya. Jerk, ungol niya. Natawa lang ito. Hindi rin napigilan ni Bri ang mapangiti. At sa simpleng pagbibiruan nila, nawala ang pagkailang na kanyang nararamdaman. Muling napapanatag ang loob niya kay Jared. Parang bumalik sa dati noong bago ito naglayas. I can't help it. I was born this way. Ibinaba nito ang binabasa sa center table. Idinapa nito ang mga kamay sa sandalan, saka humarap sa kanya. It helps na gwapo ako. Madaming babae naghahabol sa akin. It's not their fault. Sa gandang lalaki ko ba namang ito? Makakatanggi pa sila? Napahalakhak siya dahil sa kayabangan nito. May maipagyayabangan naman ito. My God, Jared, you're so arrogant. Saan mo nakuha iyon sa paglipas ng mga taon? O naging ikaw, ipinanganak din doon? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagdekwatro pa ito. Sige, sinabi mo eh. Pinunasan ni Bri ang gilid ng isang mata. Naluha siya sa sobrang pagtawa niya. So tell me, kailangan ko bang sabihan ang mga kasambahay to expect someone, an first visitor? Or makakahintay naman ang mga babae mo pagbalik mo sa Maynila? Napangiti naman si Jared. Uli na nung maisip ni Bri na parang tinatanong na niya kung may nobya pa ito. Kahit hindi naman ganoon ang ibig niyang sabihin. Ang tanong niya ay parte lamang ng pagbibiruan nila. Gusto niyang pamulahan ang mukha. Wala akong girlfriend. Parang nanunudyo ang ngiti ni Jared. Parang pinagtatawanan siya ng mga mata nito. Wala akong tanong kung may nobya ka na. Katwira niya. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang makapag-react. Stop smiling. Tuluyang tumaas ang boses niya nang makita lalong lumapad ang pagkakangiti ng lalaki. Bakit nagagalit ka?
Wala naman akong sinasabi ah. Cool na cool pa rin ang dating ng binata. So hindi ka interesado sa love life ko. I get it. Good. Napahiya siya sa ikinikilos. But I'm interested in yours. Napabuntong hininga si Bree. Tinanong na siya ni Jared tungkol doon noong muli sila magkita. Inaasahan na niyang magtatanong ito. May boyfriend na ako, kung iyon ang gusto mong malaman. Dapat isa siyang santo. Agad na nagsalubong ang kilay niya. Hindi nagustuhan ang konotasyon ng sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? You have a volcanic temper. Dapat walang attitude ang lalaki kung gusto ka niyang makasama. I'm sure, mahirap sayawan ang tugtog mo. Sinasabi mo bang hindi ako makatwiran? Naglapat ang labi niya. Malapit nang sumabog ang volcanic temper na sinasabi niya. Well, mali ba ako? Nasisihang yata itong galitin siya. So much for getting along. For your information, I'm a very reasonable person. At lalong hindi ako mahirap pakisamahan. Madali lang ako magalit ngayon dahil sinasadya mo akong galitin. Hindi niya na malayang napatayo na pala siya at napakuyom siya. Kung sa tingin mo, unreasonable ako, then don't talk to me, sigaw niya. Nanatili ang titig sa kanya ni Jared. Ikaw ang naunang lumapit sa akin. Nananahimik ako, pinabalik mo ako dito. He have the nerve to point that out. Sa halip na magpadala pa sa nararamdamang inis, nagmarcha na si Bree palayo. Sinusundan siya ng malutong na halakak nito. Tila gusto niyang sumigaw.